Babalik ho ang Kilos Pronto, live sumbong naman ho tayo ngayon, ano? Alam nyo, respetable ho yung developer ho ng Mega World Corporation. Pero dito ho, inarereklamo. Hindi raw kasi nakuha ng isang gusto hong bumili ng ito ho, unit. Ang problema ho kasi, nagkamali ho yung ahente sa pagbigay ho ng tamang unit ng condo na ipinareserve. Alam nyo ho, anong nangyari? Abay, pakinggan natin ang reklamo ho laban doon sa Mega World na dapat makaabot sa kanila kasi ito ho'y nakastore ho sa social media, sa ano lang ho natin, dito social TV ho natin, at lalabas din ho ito sa television. Kami ho'y patas at parehas, hindi ho kami, hindi na trabahong manira. At gusto lang ho namin pakinggan ho ninyo to ang reklamo. Nire-reklamo ko po yung Mega World. Dahil po nung June 3, nagbayad ako ng reservation fee na 25,000 para mag-purchase ng 28 square meters sa Manhattan condo sa Cubao. Pero yung naibigay po sa akin is 22 square meters sa Parkway sa Cubao. Magkakaroon daw ng draw lots. Pag nagkaroon ng reopen na 28 square meters, pwede ipalit yung 28 square meters. Pero hindi po sinabi ng agent na kapag within 1 month, yung walang 28 square meters is akin na yung 22 square meters, which is hindi pa ako pumayag for 22 square meters. Dahil po yung mismong nasa reservation form na pinirmahan ko ay 28 square meters, specific na floor, specific na model, specific din po na unit. So kaya po, hindi po naipasa ng agent yung mismong reservation form sa Mega World. Kaya po pinagtataka ko, paano na-process ng Mega World? Ito ho ang bisa ho ng public service. Inaalam ho natin ang bawat mga ito'y hinaing, sumbong, reklamo. Kami hipatas at pareha. Sinubukan ho namin tawagan ho. Mega World wala hong sumasagot at wala namang hong problema. Madali naman ho pumunta sa mga kinaukunan. Pero mas maganda pakinggan ho natin punot dulo. Ano? Kayo nagre-reklamo? Mary Ann. Alright, Mary Ann. Ito bang pinasok mo, ito yung sinasabing parang nasa pre-selling pa lang? Hindi po. RFO po ito. Ready for occupancy, yes. Na to. Ngayon, ikay nag-sign up sa kanila for ready for occupancy, a unit na 28 yes. square meters na condo. Ano yun? Single level lang to or up and down? Studio po. Studio lang. So, sa 28 square meters ang binigay sa'yo, 22. Yes po. Magkaiba ba ang presyo ng 22 at 28? Sabi po kasi magkakaroon ng draw lots. Okay. Kasi wala pong, nung una po ang sabi niya, maraming available na 28 square meters. Okay. Pero nung magbabayad na po ako, ang sabi niya, ma'am, may draw lots. Mm-hmm. Baka mas makakamura ka dito. Okay. So, sabi ko, paano yan? Kung hindi yun yung mabunot ko, ito yung specific na gusto ko. Okay. Nung una po, ayaw pa niya akong palagyan ng 28 square meters sa mismong reservation form. Okay. Pero hindi po ako pumayag kasi okay. Nga nasa isip ko po is baka biglang iba po yung mabunot. Alright. 22 and 28, 6 meters, medyo iba yung extra space. Malaking bagay ang pagdating sa condo. Okay? Opo. Malaking bagay ba sa iyo na kapag nakakuha ka ng 22 square meters, less than the 28 square meters, malaking bagay ba sa iyon? Opo. Kasi po, ano kami, 5 family po kami. 5 members po. 5 members of the family. Kinuha ko po yun for, ano po, sa mga kapatid ko po. Alright. Okay. So, ikaw ba, pag bumili ka ng condo, nagustuhan mo sa struktura o nagustuhan mo yung cut ng unit or nagustuhan mo dahil yung komunidad na lilipatan mo ay presentable at ikay parang safe ka kung dadalhin mong pamilya mo. Anong nakita mo rito sa Mega World dito mm-hmm. sa sinasabi mong binagbabalak mong kumuha through reservation fee? Una po ay yung location kasi sa Cubao po yun. Alright. So lahat po ng kasi ng access ng okay. Nandoon po lahat. Alright. And yung mga kapatid ko po kasi is nag-aaral pa. Okay. So para mas mabilis. So ito lang sa akin, ano, para medyo hindi ka mahirapan kasi kuminsan mas magandang isa rin to sa aming public service. Mm-hmm. Nasusubukan kung titingnan kung mm-hmm. saan ang problema. Mm-hmm. Kung sabi mo location lang ang problema, eh nandoon na ang location sa Cubao mm-hmm. Center in the heart, na which ang mga kapatid mo ay nasa malapit lang. Mm-hmm. Hindi naman forever titira ka sa maliit na condo kasi importante mm-hmm. nag-aaral. So, tingnan mo yung 6 meters and from 22 to 28, kung malaking bagay kahit may mga kapatid ka, pero makakatipid ka dahil accessible na lang sa lugar na kung saan pupuntahan mo.
At versus doon sa 28 na kung wala nang ma-offer sa'yo, mapipilitan ka maghanap ng ibang developer. Opo. So, hindi ba mas mahalaga sa'yo sinabi mo sa Cubao or maghahanap kang ng developer sa paano pag napadpad ka sa ibang lugar na mapapalayo yung mga kapatid mo? Dahil po dun sa nangyari kasi, parang nawalan po ako ng tiwala sa mga kondo. Hindi ko po lalahatin po. Ano. Pero nawala po ako ng tiwala sa agent at sa okay. Mismong kondo po. Parang ganito yan. Pag ikay na pag-ibig, may boyfriend ka na ba? Opo. Okay. Pag nasa uwi ka na minsan, dala ka na, hindi ka na magbo-boyfriend. Hindi ka na magtatanggap ng boyfriend. Hindi na, pero it takes time po. It takes time. Yes. Kaya ang ibig kong sabihin, experience is the best teacher. Sometimes it gives you knowledge and wisdom. Mm-hmm. Hindi yung po pwede, dala na ako. Iha, kung tatawagin kita, Iha, ako'y tutulong sa iyo. Kung talagang seryoso ka, okay. Para doon sa kapatid mo na accessibility na lang, mas mahalaga yung mga kapatid mo nakakaikot, location maganda, happy ka rin doon sa struktura. What 6 meters in the long term? Hindi mo naman magagamit yun eh. Kasi hindi naman lahat na oras titira dahil parang tirahan lang eh. Kasi eventually, aalis din kayo dyan. Or, lalaki rin mga kapatid mo. Para sa akin, kung nagustuhan mong location nila, kung nakita mong space naman na maayos, kung ito'y pupwede na, pwede ka na mag-settle for that. Pero kung talagang sabi mo, nasaktan ka na, binitiwan mo, baka naman knee-jerk reaction yan dahil dyan at parang nawalan ka na ng tiwala, hindi ganun yung mga pagbibili. Kung minsan, you get some, you lose some, mm-hmm. You win some, you lose some. In life, yun ang totoo. At saka po wala po. Nagiget mo ba ako? Yes po. Or talagang firm ka na, gumagawa ka lang ng lusot, may nahanap ka na ba kondo? Wala pa po sa mga. So, ibig mong sabihin, hindi ka talaga seryoso bubili ng kondo. Parang hindi naman nagsubo po ka lang. Kasi po nabawasan po ng, yung pera po na pinang-reserve ko po. Okay. Doon din ang reservation mo is just a reservation for yes, the unit. Yes. So, in other words, but the price of the unit does not end there sa reservation. Yes, po, because yes. Eventually, magbibigay ka ng monthly amortization yes, mo. Po, kung magbibigay yes. ka ng monthly amortization mo, kung nagugustuhan mo yan, nadadala ka lang dahil then look again, try again. Ako sa iyo, huwag ka muna mag-decision. Pag-aralan mo sinabi ko. Huwag karaka-raka agad kasi sa huli ang pagsisisi. Tingnan mo muna to. Bibigyan kita ng pagkakataon. Bigay na po sila ng letter okay. Na parang confirmation na nag-back out na ako dun sa unit. May pinarmahan ka na ba na yung money na yun? Kapag nag-atras ka doon sa sinasabi mong reservation fee, will be forfeited. Wala po. Meron? Wala? Yung reservation form po, base sa pakiunawa ko. Binasa mo ba ang reservation yes form po. Mo? Anong nakasulat? Kapag po nagkaroon na ng contract to sell na pirmahan, tsaka pa lang po hindi marirefund. So in other words, yung reservation fee, ay re-reserve sa'yo, but it could be forfeited pag medyo nag-back out ka kasi may naka-reserve na sa'yo. Yun ang ibig sabihin. In good faith, naglagay ka ng reservation para ihiwalay, para ihanda yung sinasabing nakuha mo. Pero may issue ka rito, sinabi mo, dahil di mo nga nakita, hindi mo gusto, rason na yon para pag-back out ka na hindi pwedeng sabihin ng developer, forfeited, kasi hindi po pwede yun. Apo. Sila ang hindi nakapag-deliver. Apo. Sila ang may kasalanan. Apo. So sila rin ang nagkamali. Apo. Dahil sila nagkamali, sila may kasalanan, pwedeng ma-refund. Mm-hmm. Pero kung sila nagbigay na ng ganung klaseng letter, walang sino man ang pwedeng sabihin, hindi, bawal na i-refund. Magnanakaw yun. Pagnanakaw yun. Okay kaya kita kinakausap ng ganito dahil marami ang mga bumibili ng kondo at dito nagbibigay ako ng konting mga tips. Apo. Itong kaiba ng public service. Tutulungan ka namin, okay? Thank you po. Inimbestigahan ko muna para nang sa ganun, mas madali na lang na ang pinaglalaban mo rito, magkano yung deposit? 25,000. Malaking bagay yan. At makukuha mo yan dahil hindi po pwedeng sabihin forfeited. Hindi po pwede. Po. Sila nagkulang. Mabuti sana na-reserve sa'yo, nagdili-dali ka, at pinahirapan mo sila, na-perwisyo sila, tapos nag-back out ka, may kunting borderline doon na kung saan hindi mo makukuha lahat dito.
sila may kasalanan eh. Tsaka po yung reservation form po, Sir Tulfo, is hindi po naipasa dun sa Mega World. Kasi po, basta't importante, may pinangahawakan ka tapos. Apo, yes, at po pwede naman puntaan sa Mega World, ilapit lang yan. Pwede naman kami magpadala ng investigator. At medyo papasok naman din ang HLURB. Sandali lang naman yan para refund. Nakapunta lang na rin po pala ako. Eh, iba kami. Okay po, sa iyo ba? Eh, kaya ka nga pumunta sa akin dahil hindi ka successful. Pag kami gumawa, makita lang ang pangalan ng bitag pag hindi sila naipot sa kalang karsunsilyo. Maniwala ka sa akin. Apo, yes po. Thank you po. Eh, maliban na lamang kung Senate hearing to, kapareho ni Senator Gordon, huwag kang magtitiwala rin, bumbulahin ka lang. Hinahambing ko lang kung paano ako. Pwede ba ako mag-senador? Opo. Okay. Sabi basta mo po marami tinutulungan. Okay. Pero hindi, ayoko si Tul Erwin na. Etong paalaala lang ho namin sa mga nagre-reklamo rito sa aming programa, mapa-individual, mao-institusyon, kapag sumagot kayo sa aming ito'y tawag, abay agad natin mareresolba ang problema. Pero kapag kayo umiwas, ay galingan nyo pa. Magtago kayo at magtago kayo sa palda ng misis nyo, magtago kayo sa karsonsilyo ng mister nyo dahil hindi kayo lulusot. Pag hinanap namin kayo, haharap at haharap dahil pupuntahan namin kayo sa inyong bolwarte. Nandoon, sisikip ang bita.